Hi guys, maganda at pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome back to my channel. Guys, mapapansin ninyo, no, nag-unbox ako ng speaker na Dikinse. Ang kanyang brand ay Hyundai, no? Siya ay 800 watts, double magnet, subwoofer type, 8 ohms, no? At single voice lang. Okay guys, na-order ako dahil kinakailangan ko ng dalawang subwoofer at nakita ko dun sa Shopee itong kanyang brand na Hyundai. Binasa ko yung kanyang mga reviews. So, magaganda naman yung kanyang feedback. So, kaya na-order ako guys ng Hyundai. So, itatry ko. Susubukan natin yung kakayanan ng Hyundai brand. No? Base dun sa mga reviews. So, gusto ko mapatunayan kung totoo nga ba. No? Ito guys ay ipaparehas ko dun sa dalawa kong didose na whooper. No? So, yung dalawang didose, yun ang gagawin kong mid-high. So, ito yung kanyang subwoofer. So, ito yung isa guys, medyo may kabigatan. Ito siya guys, Hyundai brand. Ito yung isa. So, Dikinse siya guys, may kalakihan, Nung sinukat ko, halos kulang-kulang 18. So guys, nabili ko to ng bawat isa ay 1.5. So dalawa sila, kaya bali 3,000 kasama na shipping. Gagawa ko ng box, no guys? Gagawa ko ng subwoofer box, no? At dun ko siya isa sound check. Tara guys, samahan niyo ako. Gagawa ko ng subwoofer box niya. Tara guys. Yan guys, dyan ko siya ilalagay. Naka-ano siya guys, L-port type, Papansin ninyo, may mga butas. Ginamitan ko po siya ng pocket hole para sa loob ako mag-i-screw. Inuna ko munang ginawa yung kanyang front dahil wala na akong available na plyboard. Pero ngayon, dahil nakabili na ako, ikakat ko po siya tapos a-assembling ko na yung kanyang box. Tara guys, samahan niyo ako kung paano ko asimbulin. Tara. Okay guys, nabuo ko na yung kanyang box, Kasi sana hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko inassemble yung box. Pero madali lang naman yan guys, pagka kayo magagawa ng box, unahin nyo muna yung magkabilang side. Tapos,
ihuli nyo yung ano, yung backboard, no? Tapos saka nyo ilalagay yung ngayon yung ano, yun, yung front nya. Parang ganito guys, oh, sandali ah. Ganito guys, oh. Yan, ganyan ang mangyayari niyan guys. Tapos ihuli mo yung ibabaw. Sandali ako, ano yung pangibabaw. Okay guys, ito yung pangibabaw niya. Yan, ipapato mo lang sa dyan. So, ganyan guys, ano. Ganyan ang mangyayari niya. Pero patayo yan guys ha, patayo yan. Uunay niyo muna yung magkabilang side. Tapos yung huli, yung backboard. No, yung backboard niya. Tapos yung front, ipapasok nyo. Tapos kunay gitna yung mga butas guys, yung mga pocket hole. No, yung pocket hole na yun, dun ako mag-i-screw para sa labas, malinis siya. Wala tayong makikitang ano, wala tayong makikitang pako dahil nasa loob yung screw. Okay guys, assembling ko lang ha. Okay guys, ano, halos sa patapos na siya. Naliha ko na siya ng 240. At ikakabit ko na lang yung kanyang handle, no? At saka yung mga corner, eh, no? Yung kanyang corner. Tapos kakabit ko na rin yung speaker mamaya. At para may test na natin, sound check na natin. Okay guys, kabit ko lang yung corner at saka yung handle, tapos yung speaker, sound check na natin. Okay guys, dako naman tayo sa likod ng speaker, ano? So, mapapansin nyo guys, dalawa yung kanyang speaker terminal. Isang pang speak on, isang pang ordinary. Kung meron kang speak on, so, pwede mo siya dyang ikabit sa pang speak on niya. Ayaw pumasok. Sandali, baliktad pala. Ayan. O kung wala ka naman guys na speak on, pwede naman sa ordinary lang, no? So guys, hindi lang naman yan ang purpose niya. Kung pwede ka naman diyang mag-tap ng ano, ng Twitter, ano? Pasensya na sa Twitter at wala pang box. Ito guys, ano? Patungo muna diyan pansamantala sa ibabaw, tapos kabit mo itong
itong dalawang wiring niya sa ano yan. Pwede na siyang yan guys, ano. Kung halimbawang gusto mong gamitin ito na may Twitter, pwede yan guys. Actually guys, pang ano ko lang naman to. Pang sub ko lang naman. Pero kung gusto ko ngang patutugin siya na may Twitter, ayan guys, ano. So yan yung purpose niya kung bakit dalawa yung kanyang speaker terminal. Kung wala ka namang speak on, pwedeng dito lang din naman. O pwedeng pagsamahin mo na rin yung Twitter at saka yung speaker, ano? So, ganun lang guys, ano? Okay, siguro i-sound check na natin. Tara guys. Okay guys, yan na yung finished product. Isa-sound check na lang natin mamaya. Try natin yung Hyundai brand na D15 sa buffer type. At yung ginawa kong box niya, naka L4 type yan. Okay guys, sound check na natin. Try natin kung talagang malakas nga siya. Okay guys, sumahan niyo ako. Yan na siya guys, ano? Napakalakas kong bumayo. Guys, hanggang dito na lang kasi baka tayo maka-copyright. Wala, maahat sa inyong panonood. Ano ba yan? Isa ka dyan? Hindi pa.